So ayan guys, ang ating ingredients sa ating pagluluto ng ginataang langka. So ito yung unang piga ng ating nata, ng ating nyug o yung coconut milk. And then ito yung ikalawa. And then nandito ang sili, siling labuyo, salay kung tawagin sa amin sa probinsya, pero tanglad sa Bisaya. And then siling birde, bawang, at ang ating langka. Siyempre yung nagpapasarap dyan guys, ang magpapasarap dyan ay itong Senorita sardines. So simulan na natin kung paano magluto ng ginataang langka. So, yung purpose ng ikalawang piga guys ay yung pampalambot ng ating ginataang langka. So, hindi tayo gagamit ng tubig. So, yung ikalawang piga ng ating niyog ang gagamitin natin, yung coconut milk. So, ilagay lang natin siya. So, yan. So, hintayin lang natin siyang kumulo guys. So, ang isa pang tiknet para mabilis lumambot yung ating langka guys, lalagyan natin siya ng suka. So, 2 tablespoons ang gagamitin natin, ang ilalagay natin na suka. So, 2 tablespoons. 1, 2. So, hintayin na lang natin siya na kumulo. So ayan guys, kumukulo ng ating ginataang langka gamit ang ikalawang gata na ating ginawa kanina. So hintay na lang natin na matuyo siya ng konti bago natin siya lagyan ng mga pampalasa. So maghintay lang tayo ng ilang minuto guys para matuyo siya. So ayan guys, medyo tuyo na yung ating ginataang langka. So ang gagawin naman natin guys, ilalagay na natin yung unang piga ng ating coconut milk. So pagkatapos guys, pwede nyo na siyang lagyan ng asin. Timplahan nyo lang siya ng asin. Yan. And then, bitchin guys, mas maganda. Pero konti lang guys yung gamitin nyo. Saka natin ilagay ang siling berde. Ayan siya guys. Ayan. So para mahalang yung ating ginataang langka. So depende sa inyo guys kung gusto nyong lagyan ng pampahalang ng sili. Pero mas masarap talaga sa ginataang langka ay mayroong sili para lumalaban. So hintayin lang natin maluto yung gata guys bago natin ilagay yung ating Senorita sardines. Ilalagay natin pagkatapos maluto ng gata. So maghintay lang ulit tayo ng ilang minuto guys. So ayan guys, medyo luto na yung ating gata. Pwede natin ilagay ang ating Senorita sardines. So i-open lang natin siya. Natin siya. So mas masarap din siya ang ilagay na sardinas guys, yung mega or yung 555. Pero wala naman tayo noon, Senorita lang yung mayroon tayo. So yun lang yung gamitin natin. So, hintayin lang natin uli na maluto na yung gata. So, yan guys. Pakita ko siya sa inyo.
So, luto na siya. Ayan. Luto na yung ating ginataang langka. So, ilalagay na natin sa lalagyan para kumain na tayo. So, ayan guys. So, nakaluto na tayo ng ginataang langka. Napakasarap niyan guys kapag natikman nyo. So, sa mga hindi pa nakasubscribe guys, subscribe na lang kay Sally Kitchen namin. And then, kung may mga tanong kayo guys, comment down na lang para masagot namin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat.